sa phone ako nanonood ng Facebook. At least makikita natin yung ano, yung mga comments. Uy, ayan na. O ano, paano ito? Yan na. Ano ba daw? Hello. Ayun. May nakakarinig na po ba sa amin? Ayun, narinig ka na. Uy, narinig pa yung boses natin. Ayan, so live na tayo. O ano, paano ito? Hello. Yes, live. And we have new viewers. Ano yan? Yung paulit-ulit na boses na yan, oh. Uy, sino yung naka-on? Wala na. Hinilaan ko na. Mag-off mo na kayo na. Ayan. Minute mo, bakla ka. Naka-mute na ako. Minute ko na po. Ayan, ayan. Hello, good evening sa inyo. So, yun yung... Ayan, apat na. Apat na yung viewers. Yun yung pabati namin. Halak-hak. Bumpasa tayo sa record, apat na. Oo. Uy, oo. Kasi tayo yung tatlo. Target natin lima eh. Pag yan naglima. Oo. Magaling naman yung viewers na yan, tayo tatlo yun. Oo, mag-comment kayo ah. Kung nanonood eh. Pero oo ha, tayo tatlo kayo. Comment your question. Tapos yung asawa ko, pinapanood ko pa. Sa'yo palang apat yun. Alam na. Ayun na. Tawag dito, building audiences. Ayun, so. Diba? Pupersahin ko rin yung mga tao dito sa bahay na manood. Ayun, may nanonood ng anim. Good evening sa inyo. Natitilap na ko. Ayun, so. Magandang gabi po. Anim na nanonood. Nagbabalik po kaming tatlo kasi hindi natin natuloy last year kasi nga mga holidays na nag-busy-busy na yung mga tao. Ayun, so tuloy natin ngayon yung part 3. Nandun pa rin tayo sa ano. Passion and integrity pa rin tayo. Pero ang main focus natin para sa usapan natin ngayon is paano ba natin ma-up yung game natin as a freelancer? Kasi syempre, bagong taon. Bagong ano dapat, bagong strategy dapat. So, paano ba tayo mag-level up for this year? Ngayon. Yun. So, kailangan ba natin mag-introduction pa? Siguro, para lang ba kami mga bagong naligaw. Sige. Jack and Poy kayo. Oy, anim na. Alam, mauna ka na, ikaw doon. Na. Oh, ikaw na. Adam, ikaw na. Ako na, o sige. Ako nga pala si Ria, real estate virtual assistant and transaction coordinator. Yun lang. Ano ba ba sasabihin ko? Yun lang, bakit? Okay, kailangan mo marami. O, tapos na. Ikaw na ulit. Ako si Jeff, isa akong instructional designer. Grabe, ang tipe. Ako si Nizza, isa akong writer. Madaldal na writer. So, ayun. So, siguro explain ko lang din para sa mga first time manonood nito. Nag-start kasi itong Passion and Integrity. Hindi siya webinar, parang podcast-podcastan na to. Kasi, nag-rant kaming tatlo sa chat. Nag-uusap kami ng mga rants namin about sa mga freelancers, yung mga ganyan, yung mga may nag-post na naghihingi siya ng increase kasi mahal daw yung chicken, tsaka yung bigas, parang ganyan. So, nag-rant kami. Tapos, naisip namin, bakit hindi namin i-turn into a tip or lesson yung mga pinag-uusapan namin para makatulong naman dito sa members ng Freelance with a Heart. Ayun. So, kaya nag-start yung Passion and Integrity. So, siguro after nito, post ko na lang yung tatlo para makapag-back, what, back-read, back-listen. Ano ba yun? Mapanood niyo yung mga back-listen. Past. Back-listen. Para mapanood niyo yung mga past na pinag-usapan natin. So, yun lang. Itutuloy lang natin. Pero, ang ano lang, parang... Isa may nag... sige. Tanong. Nisa may nagtanong. Si Janessa Arpasitas. Ilang hours po daw to, Ma'am Nisa? Hindi po to aabutin ng hours. Kabahan po kayo pag inabutan po kaming hours. Ano lang, ang target po natin is makapagbigay ng most tip in 1 hour or less. Pero based dun sa mga last, medyo lumalagpas tayo ng onti sa 1 hour pag yung mga last word namin is umaabot ng 10 minutes.
Ayan. So, ano na lang po, ibigay niyo sa amin yung dalawang oras ng buhay niyo. Ganyan po, max na po yung dalawang oras. Max, hindi, oo. Basta hindi tayo maximum lalapit sa na yun. Dalawang oras. Pero sisiguraduhin naman namin na puno ng tips and saya sana may kape. Ayan, so, ano ba? Siguro ano, simulan natin. Oh, anong unang ano? Okay, sige, ganito na lang. Ano, start natin, Nizza at saka Rhea. And yun sa mga artists natin na nasa chat. Start tayo kasi nga New Year. Start tayo siguro, mention natin kung ano yung pinakamalaking win natin last year sa 2018. And then yung pinakamalaking lesson na natutunan natin na dadalhin natin this year. I think maganda yun para ma-share natin sa mga tao. Siyempre si Rhea nagulat, so nag-isip pa siya. So matagal pa yan. Umikin na yun ni Rhea yung cerebral eh. Sige, ikaw Rhea, ano yung pinakamalaking lesson mo na natutunan last year tsaka yung pinakamalaking mong win? Pinakamalaki kong win last year is last year kasi ako nag-start na mag-upgrade ng rate and mas naging concentrated talaga yung niche ko last year. So doon ako nag-start na mag-upgrade ng mag-increase ng rate. Nag-double digit na yung per hour. So masaya na siya. Yun yung pinakang win ko and I never applied last year. I never applied to any project or any job. Lahat yon invites and invites and referral. Ang lesson na natutunan ko doon is syempre having confidence comes with with enough knowledge talaga. Yung may confidence ka, hindi dahil mayabang ka lang talagang pinanganak. Kundi confident ka kasi alam mong kaya mo and alam mo yung ginagawa mo. Parang don't be scared to face any challenge and at the same time stay grounded pa rin kasi that's what would make you keep your clients. Kasi before the year end last year nag-cancel yung isa kong client, not because ayaw niya na sa akin or what, wala na siyang pambayad kasi he's going through some financial difficulties and medical emergencies with the family. Parang yung wife niya is naoperahan sa heart and what not, so hindi siya makakonsentrate sa job, sa business niya, and medyo bumagsak and hindi niya ako kayang bayaran. That's kaya kailangan naming mag-end ng contract. Ang ni-retain niya lang yung medyo mabababa. So, ayun. Yun yung makakapag-keep sa'yo ng client, ng client mo. Not your skills talaga. It will never be your skills. It would always be how you work with them and yung humility mo when dealing with client. Hindi naman ibig sabihin na humble ka is magpaalipin ka at diyusin mo yung client mo. Just, basta maging ano ka lang, grounded ka lang, yun lang. Yun yung lesson learned na feeling ko, i-re-retain ko forever. Hanggat ganito yung trabaho. Grounded. Yes. Grounded. Spell grounded. Magkamit ka ng mga wires sa katawan. Wait lang. Para grounded ka. Wait lang ah. Sabi ni Janessa, ang kulit niya kausap. Tapos si, shoutout lang ako dito kay Donna Marie. Kasi yung last two live videos ko, hindi siya umaabot. Dumadating siya patapos na or dumadating siya tapos na. Ayun. So, nandiyan na siya ngayon. Hello sa iyo. Oo, natimulan na. Natin siya kasi on time na siya. Yes. Natin siya. Palakpakan na. Hello, Donna Marie. Salamat naman. Umabot ka na. Ito masyadong pupunta sa liwanag para umabot ka talaga. Ako, she can relate daw. Dali lang ako naman, ikaw. Oh, sige, Rhea, ikaw. Kasasampali. Oh, sige, ikaw na. Ako, biggest win ko siguro is yung napalawak ko pa yung local network ko.
I think yun yung isa sa i-share ko rin mamaya in terms of upping your game. Nakakatawa kasi yung term na upping your game, pero yung pag-up ng game ko is yung pag-spread ng network ko locally. Kumbaga, mas lumaki yung network ko and dumami yung projects ko, freelancing projects ko dito sa Philippines. Another win was yung dami ng industries na napagsilbihan ko last term. Last year, nagulat ako sa mga industries na ginawan ko ng trabaho. Beverage hospitality ako, nag-hotel management systems, yung mga bagay na hindi ko naman matututunan sa kolehiyo, natutunan ko sa paggawa ng trabaho ko. Biggest lesson, yun na, parang kay Rhea, confidence. Tapang na lang minsan ng mukha. Pagka nag-go ka, go. Talagang pag nag-apply ka, inimbitahan ka, walang pinag-iba yun. Nakaisipin ng mga tao, ay, hindi ako inimbitahan, hindi ako magaling. Hindi, wala yun. Kina-apply mo, kina-inimbita mo, it does not make you any less of a freelancer. Yung tapang at loob lang ng pag-click sa apply button. Na minsan, pag binasa mo kasi, parang nakakatakot. Ako kasi ganun eh. Pag binasa, kanyari bagong industry, nangangailangan ng instructional designer, wala akong kalam-alam. Babasahin ko. Pag medyo hindi ko alam, out talaga. Pag medyo kaya ko namang itawid, mag-iisang arpa-father lang ako tapos click-plan. Tapos ano na lang, kembot-kembot 3 times para talagang maitawid. Awan ng Diyos na itatawid naman. So yung confidence. Kasi kung wala nun, talagang mahihirapan kang mag-succeed sa industry ito. Kung doon ka lang sa alam mo. So yun. Kahit gano'ng madami, kakagaling. Sa 54th floor mo. Ang sabi ng 55th floor. Ayun, hiningal. Uy, may sabi si Kai, miss ko face nyo. Tapos si Maxi. Mamiss mo lang. Sige lang. Okay, na-miss na lang. Hindi kami naka-ready ngayon. Naka-madpack kami ngayon sa naka-dusting. Baka bumagsak sa one viewer yun pag nagpakita kami ng muka. Nakakabit yung mga carlers ko. Hindi ako pa-ready. Kakabit yung mga carlers. Carlers, oo. A game, ako na. Ako naman. Ang biggest win ko is, siguro na i-start ko yung ano, hindi siya masyadong freelancing related, pero na-start ko yung sticker business ko. Kasi 2 years ko nang pinagpaplano. Tapos, lagi kong sinasabi na fixed price lang yung kukunin ko, tapos hindi ako kukuha ng full-time kasi gusto ko mag-start ng ng business ko para sa akin, yung nag-e-enjoy ako. Ayun. Tapos, pwede naman na siyang i-start, pero marami akong, nagpo-procrastinate ako. Pero last year, nung birthday ng anak ko, start ko kahit ano pa siya, kahit hindi pa siya masyadong kompleto, ganyan. Basta start ko lang siya, tapos may mga bumibili naman. Tapos, unti-unti, habang may umu-order, nai-improve mo naman siya. So, siguro yung lesson ko, yun din, na kung i-overthink mo kasi yung mga bagay-bagay, baka mangyari is hindi mo siya ma-start. Pero once naman na-start mo siya, tapos focus on progress na lang, ma-improve mo pa rin naman siya. Ayun. So, hindi naman kailangan na pag nag-start ka or pag nag-apply simula ka is perfect agad. Ayun. Hello? Yeah. Ay, kala ko na wala kayo. Analysis paralysis. Analysis paralysis. Yan. Kaka-analyze ng mga bagay hindi ka na kumikilos. Either takot or hindi ka sigurado. Or na-procrastinate ka lang. Isang tapang lang ng mukha yung kailangan. Di ba yung nasigmura? Tsaka yung ano kasi, para sa akin, yung mga mistake, yung mga lessons na nangyari, at least naranasan mo siya first hand instead of kinakatakutan mo lang siya and pinaplano mo lang siya. Ayun. So same din siya sa pag-apply siguro. Konting lakas ng loob. Kung alam mo naman na kaya mo. Minsan kasi mahirap lang yung, para lang siyang mahirap pag binasa mo. Pero kaya mo naman pala. Ayun.
Okay. So, sige. Ayan, sige. Ang ating topic ngayon, madam, ay upping your game. Uh-huh. Anong nga ba mag-up ng game? Uh-huh. Ako kasi siguro, ang upping my game sa akin is... Sorry, okay. Sa akin lang, ang importante lang sa akin bago tayo up ng game, dapat maganda yung basics natin. Siguro, disclaimer na lang muna tayo na pag nag, yung pag sinabing upping your game, hindi yan ibig sabihin na rate. Hindi ibig sabihin na i-up mo yung rate mo this year, ganun. Diba, ang upping your game natin is kabuuan mo as a freelancer, ayun. So, okay ba yung ano? Tanong ko lang, okay ba yung audio natin? Or sa akin lang? Medyo namawala kasi siya sa akin. Sa akin okay lang. Sa'yo okay, sa akin namawala. So ako pala yung may diferensya. Sige, tuloy lang natin. Okay. So yung upping your game, sabi ko nga kanina, I think siguro maganda rin tong parang, hindi siya disclaimer eh, pero parang magandang common starting point. Sa akin kasi, I'm a firm believer in the rule na you cannot break rules without mastering them first. Yung kailangan bago ka mag-up ng game, kailangan may game ka na. Alam mo yun? Ano yun? Yung parang, ano yung i-up mo kung ikaw mismo wala ka pang game? Yung i-improve ka ng skill set, sabi mo, mag-improve ako. Kung na mag-improve ng skill set, pero yung mga base skill sets, wala ka. So, sa akin, importante na before you up your game, malinaw sa'yo at nakukuha mo ko na yung mga base skill sets na yun. Ikaw, Kaya, or me. Saka yung ano, yung na-mention mo before na ano, soft skills. Sana meron na muna tayo ng soft skills bago tayo mag-up ng game natin. Kasi nilalampasan lang yun ng mga tao eh. I think yung ibang freelancers na mga kapatid natin, hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin yung soft skills. Pero sa totoo lang, kasi hiring manager ako dati, so alam kong mag-hire. Sige, alam ko nag-hire yan dati. Ay, abang ngayon, hanggang ngayon, nag-hire yan. May ano yan eh, may beer house yan eh. Sinis. Alam ko nag-hire. Tsaka may sugalan din ako. Ay, gay bar eh. Kung yung mga kalaman ni Cardo. O tayo yung mga nilalabanan ni Cardo Dalisay, gano'n. pero I think mag-agree tayong tatlo na ang differentiator pag nag-hire tayo ng tao, hindi yung hard skill eh, it's yung soft skill. Hindi yun yung differentiator eh. Ako pag nag-hire ako, hindi ko tinitingnan kung ano yung kaya mong gawin. At tinitingnan ko is paano ka magsalita, paano ka kumilos, yung resume na sinubmit mo ba sa akin, ayos yung pagkakagawa, may tupi ba sa kanto? True. Or online, paano mo pasinin? Baka kasi mamaya, resume.doc lang yan. So, di ba, syempre, kahit na yung ano, sana lagyan mo ng name. Oo. Ako din para hindi ko na i-rename, gano'n. May nag-send sa akin ng email, ng resume, yung email address niya, hellokitty@angganda.com. Ang i-hire ko ng email. Oo, yung mga ganyan. angganda.com. Mga maliliit na bagay. Kasi, you cannot be good with the smaller things. Hindi kita mapapagkakatiwalaan with the bigger things. So, very important. Yes, I agree. Kasi, ang simple lang kahit naman gumawa ng email address eh. Pwede naman gamitin yung name mo, diba? Kung may kapareho, ligyan mo ng number sa dulo. Nung nag-start ako, gumawa talaga ako nung name ko lang, Nizza Gueco, ganyan. Para sa... Nag-start ako kasi sa Odesk noon. So, nag-apply ako sa mga platforms. So, yung mga pinangsali ko doon is yung name ko lang na email yung ginawa kong business email. Kasi, high school email yung high school email, nakakahiya mo. Nakakahiya mo yung bigay. Diba? May mga ganun tayong email nung high school natin. Given naman yon. Oo. Ano naman, guilty naman tayong lahat dyan. Yung mga pa-bebe age pa. Pero ako ngayon, lahat ng email address ko,
pati Skype lahat, rea.a.vargas, yun lang, at kung anumang kineme.com. Ako rin. Haba nun. Parang madaling matandaan. Kung anumang kineme.com, haba nun na. O kung anumang domain yan, basta ganun lang siya. .com. Ang ganda. Oo, totoo yun. Meron akong na-encounter na ano, na applicant. Okay na sana yung ano niya, resume niya. Impressive naman yung mga work, ano niya, history. Nang makita kong email address, ayoko na siyang kausapin. Ayoko na siyang interview. Nisa, Rhea, ano ba yung soft skills na importante sa inyo? Or ano yung mga maliliit na bagay na hinahanap ninyo pag nag-a-apply tayo para ma-identify din yung ating mga nakikinig? Ano ba yung mga sa tingin natin na hinahanap ng mga kliyente pag nag-a-apply tayo or yung mga freelancers na kapatid natin? Usually, ako talaga pinupush ko yung very short yung ano ko eh, yung cover letter. Pinupush ko talaga ng interview. Mas gusto ko na nagkakausap kami kasi mas unang-una mas may express ko yung mga gusto kong sabihin. Tapos mas matatanong ko rin siya ng gusto kong malaman about him or about the client. So, pinupush ko talaga is interview agad. Tapos, ewan ko sa iba ha, pero ako kasi pag naghihingi ng reference, medyo hindi ko pinapansin kasi ayoko nang iistorbo ng past clients. Ayoko nang yung hihingin ko pa yung ano nila, yung reference keme or review nila, tapos na yung project namin, tapos guguluhin ko na naman parang siya. Mostly ng realtor talaga. Oo, busy. So, pag ganun, di ko na siya pinapansin. Kung gusto mong malaman, kung gusto mong may malaman tungkol sa akin, ako kausapin mo, ako tanungin mo. Huwag kang magre-release sa sasabihin ng ibang tao about me. Diba? Kung magaling kang mag-interview, malalaman mo sa akin mo sa pagsasalita ko kung nagsasabi ako sa inyo ng totoo or chinacharot lang kita. So, mas gusto ko na nag-uusap kami kesa lalo na sa nature ng niche ko na talagang hindi ko maiiwasan na hindi makipag-usap sa kung sino-sinong taong first time kong nakita sa buhay ko or nakilala sa buhay ko. So, mas pinupush ko talaga yung interview kasi mas makakapagtanungan kami. Mas magiging healthy yung conversation. At saka, mas mapapatunayan ko sa kanya na valid yung mga sinasabi ko kasi wala akong time mag-Google ng isasagot. Ganon. So, unang-una, maging familiar ka talaga sa ano mo, sa niche mo. Like, kahit, alam mo yun, tanungin ka ng biglaan, very random, mai-explain mo ng maayos. Kahit panit na bagay. Oo. Usually ng clients, pag yun yung pinagbabasehan nila eh. Pag, halimbawa, sabihin ko, I'm a transaction coordinator for this year's end. Ito na yung mga states na na-handle ko. So, pagtatanong niya, anong meron sa ganitong document? Ano yung kailangan mo dito? Ano yung gagawin mo pag ganito yung nangyari? Pag contingency, keme-keme. Yung mga specific question tungkol doon sa trabaho. Pag nasagot mo ng diretso, alam nila na alam mo. Mm-hmm. Kasi yung very recent lang na under negotiation pa rin is sobrang specific ng ano niya, ng mga questions niya about real estate law sa California. Buti na lang, may natabi akong parang PDF article na research ko pa way back na parang 79 pages yun ng real estate law sa California. So, yun yung pinagbasehan ko ng mga sagot ko sa kanya. Which is, natuwa naman siya kasi sabi niya, may experience ka nga sa California. So, yun, dun nila malalaman kasi pag nag-ask sila ng very specific eh. So, maging super familiar ka dun sa pinapasukan mo. Ngayon, kung hindi ka naman ganun ka-familiar at gusto mong i-try dahil gusto mong matuto, sabihin mo agad na ganitong state pa lang yung na-handle ko. Hindi ko pa na-handle yung ganitong state. But I will answer your questions to the best of my ability. So medyo may mamimiss ako, but I know I have enough knowledge to start with. Ganyan. Parang tapos yung dulit mo, so help me God. So help me God. Tapos, nung first time kong mag-handle ng California, dahil medyo mabigat ang real estate law sa California, mas marami silang disclosures eh. Sinabi ko talaga na first time kong mag-handle ng California. So, kung gusto mo, ganito yung deal natin. For the first 5 transactions, kasi per transaction yung bayaran namin eh. For the first 5 transactions, ito lang muna yung babayaran mo sa akin. Parang ganito lang muna kaliit.
Pero after that 5 transactions, mag-uusap ulit tayo tungkol sa rate. So, yun yung pinag-usapan namin. Kasi sabi ko, nasa learning process pa rin ako and I might ask you a lot of questions pa. Parang hindi naman yata makatarungan na sisingilin kita agad ng ganito kalaki na tuturuan mo pa ako sa maraming bagay. So, pumayag naman siya. Natuwa naman siya. Kasi ako yung nag-proactive na nag-offer kasi hindi ako ganun pa ka-confident. Eh, alam ko naman na kahit hindi naman maging successful yung tandem namin, may matututunan pa rin ako. Marami akong mapapala, more than the rate, na more than the money na ibabayad niya sa akin, at least makaka-experience ako to handle California. And yun, napakinabangan ko naman siya kasi after that, namili na ako, puro California na. Kasi kaya ko na. I think so, yung kay Rhea is yung honesty. Honesty yung isang core value or soft skill siguro na meron siya, na hinahanap niya, honesty, tapos klaro magsalita. Pag sinabing klaro magsalita, yung wala masyadong arte, yung diretso, diretso. I don't think na naririnig na nakakatulong yung masyadong paikot. Yung mabulaklak. Like, oh my God, I'm like this, I'm like that. Kasi ako, pag nag-interview ako, wala akong oras para sa ganun. Wala akong oras sa akin yung mahabi tayo. Kung ano kaya mong gawin, sabi mo sa akin, tatanong ko, sagot ka, kasi may trabaho din ako. May kwentuhan tayo buong magdamag. Ikaw, Madam Lisa, ano ang iyong... Ganun eh. Ano din, concise na din. Wala na yung I love dancing, I love singing. Wala na ganun. I was born. My favorite color is I have 3 kids. Wala nang ganun. My favorite, I love Hello Kitty. Ganun. Wala nang ganun. Diretso, sobrang ikli lang ako mag-cover letter. Ang ganun din ako. Short and sweet lang. Pero, sa cover letter na maiksi na yun, make sure na yung points, yung mga words mismo or yung mga phrases na ginamit ng client doon sa hinahanap niya, magamit mo. Para alam niya na targeted talaga para sa kanya yung cover letter. Ayun, so siguro dagdag din dun sa honesty. Maging honest ka sa mga kaya mong gawin, pero wag masyadong me. Yung me syndrome na kaya ko to, ginawa ko to, ano ko to, ganun. Parang ang magiging sagot kasi na nag-interview sa'yo, ano ba yun? Yung ganun, di ba? So mas maganda kung sasabihin mo sa kanya, sa client, kung ano yung, siguro mention mo yung kaya mong gawin, pero i-connect mo kung paano makakatulong yung kaya mong gawin para sa kanya. Kasi if kaya mo lang siyang gawin, tapos wala naman siyang connection dun sa, hindi naman niya alam paano makakonnect dun sa business niya. So parang wala rin, hindi rin siya ma-impress sa'yo. Ayun. So siguro, ako, pag nag-hire ako, ang tinitingnan ko kasi kung paano siya makipag-usap sa akin. Minsan na ano ko dun sa, kasi yung parang inaalipin nila yung sarili nila. Yung parang sobrang binababa nila yung sarili nila. Alam mo yun, hindi ko ma-explain pero mararamdaman ko kasi yun eh. Mararamdaman mo siya na false humility yung masyadong. Oo. Yung sinabi ko kanina, huwag magpapaaliping masyado. Oo, yun. Yung parang, ano, napakataas nung kausap niya, takot na takot siya. Tapos, ino-open mo na, parang parang niluluwagan mo na yung conversation. Binabasag mo na. Oo, parang hindi na formal yung conversation yun. Mo, nagpapatawa ka na, ganyan. Pero siya parang ganun pa rin. Medyo natuturn off. Ayoko nung ganun. So, matuturin tayo makibagay kung paano yung direction na sa tingin mo gusto ng client na nag-interview sa'yo. Kung paano yung direction dagdag ko yan. May idadagdag lang ako doon sa sinabi ni Nisa. Yung mga nag-call center, alam na alam to, i-match nyo yung pace at saka yung tone ng kausap nyo. Kung jolly siya, medyo magpaka-jolly naman kayo. Hindi yung para siyang tanga na siya lang ang masaya tapos ikaw, kasi, poker face, poker reaction. Yes, diba? I-match nyo yung pace para maging healthy naman yung conversation nyo, para naman masaya. Hindi yung ang saya-saya niyang kausap ka tapos ikaw,
yes, no, yes, okay. Yes. Right. Ay, nako, kung ako pag nababaan ko yun. Tapos, another thing, nung time na natutunan sa training ko, galing. Siyempre. Nawala. Oh. Andito ako. Hello? Hello, nandiyan. Naririnig niyo ako. Ayun. Skip lang yung Jeff. Ayun. Tapos, another thing, nung time na nagkahanak pa ako ng interview, syempre, yung mga in-interview ko, mga newbies, mga sobrang walang experience pa sa real estate. So, ang ginagawa ko, hindi ako nag-a-ask ng mga about their skills. Nagtatanong ka ng random question, tapos ginagawa kong very light, na parang very conversational, na para lang kami nagchichikahan. Pero, pinagmamasdan ko or nagte-take note ako sa kung paano sila sumagot. Halimbawa, tataningin ko, parang, what was your biggest parang regret in life? Merong sumagot talaga sa akin na yung biggest regret niya daw is hindi niya sinagot yung lalaking na niligaw sa kanya dahil ayaw ng ate niya. Parang, so, sa 20 plus years na nabubuhay ka, yan na talaga yung pinakamabigat na pinagdaan. Yan lang yung, di ba, yan lang yung masishare mo. hindi ko talaga tinanggap. Parang, oo, kasi paano pag binigyan ka ng malaking challenge sa trabaho? Harsh mo. Kasi paano pag binigyan ka ng ano? Parang, ano, sa lalaki na umikot yung buhay mo. Hindi, paano kung binigyan ka ng malaking challenge sa buhay mo, sa work mo, pero diba? Pero baka naman last month lang yun. Hindi, high school pa daw siya noon. Hindi na siya nakamove on. Naman first jowa na, ikaw naman, first love. Hindi niya nga naging jowa, hindi niya nga sinagot. O baka naman mamaya, sumikat na yung lalaki, kaya nagsisisi siya. Baka, pwede rin. Basta, yung mga ganun, yung mga simpleng sagot, medyo palalimin nyo naman. Huwag naman kayo magbigay ng sobrang babaw na sagot. Hukayin nyo yung pinakamalalim na parte ng buhay nyo pag sasagot kayo ng mga situational question. Kasi dun tinetest ng clients or nang nag-i-interview sa inyo kung paano kayo mag-handle ng mabibigat na challenges or situations sa trabaho nyo. So, medyo hukay-hukay nyo naman ng konti yung buhay-buhay nyo. Baka naman merong... Kamaloka ka kung hukayin. Hindi, medyo lang. Sabi ko medyo lang. Huwag naman sobrang lalim. Para naman yung medyo... mapapatunayan mo sa kanila, sa kay client, na you can handle challenges talaga kahit gano'n pa yan kalaki pagdating sa trabaho. Ayun lang naman. Kasi nga, ako, pag nag-i-interview, ewan ko, nakita ko to Nizza sa ano eh. Sige, nakita ko to sa group natin. Merong nag-post na ano, takot daw siya sa interview. Pag nag-i-interview daw, kinakabahan daw siya. Nangangatog siya. Eh, ako nagre-require ako ng interview. Ako ba yan? At pag gusto ko, video interview, bakit? Ano yung soft skill ko na hinahanap ko? Hinahanap, hindi ikaw, may iba pa yun, bakla, hindi ikaw yun. Hindi lang. Nag-choppy ka, Jeff. Kasi unang-una doon ko makikita o una maayos ka pa. Kasi nag-interview ako dati na yung ang de, syempre, alam ko naman, inaasahan ko naman na sa bahay mag-i-interview. Pero pa nag-interview, ayan, sige, balik ako. Okay na ba? Okay na. Okay na ba yung akin? Nagrarap. Nagrarap ka daw, Jeff. Oh, nawala na siya. Nagrap na siya. Nag-gistrap na. Okay na yung akin. Oo, nagpuputol-putol si ano. Teka nga, pakinggan ko. Pakinggan ko yung sa atin. Sige, masalita ako. Baka may tinago ka sa kuweba. Sabi mo kasi hukayin. O, totoo yung sinasabi niya. Hukay na ako. Ayan. Ayan na siya. Okay na ba? Hello. Okay na ba? Ayan. Nagrarap pa rin ba ako? Ako nag-hukay. Sabi kasi hindi na mag-hukay. Dami naman natin mga problema sa buhay. Welcome to the Philippines.
Yes. Kaysa na po kayo, alam niyo naman ang internet sa Pilipinas, ganit ka, kahit gano'ng kamahal, pangit pa din. teka. Wala sa presyo yan. Oo nga, Nisa, para ka nasa kuweba. Yan, hindi pa din. Ayan, okay na ba ako? Ayan. Medyo, okay na. Wala sa kuweba yan, nasa kusina ata. O kaya nasa kubeta. Oo, wait lang kasi. Oo, si Nisa parang nasa CR. Hanggang ngayon? Yung echo niya parang CR. Hanggang ngayon? Yung kanina. Ngayon okay na. Pinakinggan ko eh. Medyo may delay, medyo may latency. Halimbali ho, pag nagka-budget kami, uupa talaga kami na studio para sa kaligayahan ng True. Bibili kami ng condo para ano, vlog. Oo. Pwede kami ng isang unit, studio type na po. Magbibidyo so, talaga kami. May production pa. Tapos, true. Okay na daw ako. Salamat, may okay pa jacket pa. Pero dapat may hepe po rin. Oo. Kailangan. Yes. Hepe po rin. Ayan, mabalik tayo sa usapan. Ayun. Sabi ko nga sa akin, importante na nakikita ko. Alam ko naman kasi na nagpa-video call ako. So, ina-expect ko na sa mga hindi magandang bahay, minsan na nakatira, gano'n. Hindi naman kailangan maganda. Una ko tinitinignan yung background. Pero may effort ka sana. Para hindi na ako kung saan ka nag-call. Para mag-bibi. Effort para to show your best foot forward. Inisin. Yung huwag naman. Yung likod mo, may nakasabit na panty, may nakasampay na kung ani, may batang iyak sa kanto, may aso sa paligid, may titilaok na manok, mga ganon. Show your best foot forward. Or kung wala kasi talaga, kung alam mo meron kang video interview, sa mag-coffee shop ka, or punta ka sa kapitbahay, ganon, para mag-effort ka lang. Mm-mm. Hindi kahit tumalikod ka lang sa wall na malinis eh. Or Carolina, ganun. Sabihan. Sabihan mo yung mga tao sa bahay, patayin yung manok. Sabihin mo, kulong muna. Gagay muna sa sakon. I-drag niyo muna yung bata para hindi umiyak, ganyan. Gagay niyo muna. Pero ganun yan. Gagay niyo muna ng atibahan yung dede ng bata. Sa amin ganun pag may interview, sinasabi ko sa asawa ko, tapos aalis sila ng anak ko, ayun, nandito sila, nagugulungan sila. Oo, kahit mga anak ko ganyan. Sinabi ko, may kausap ako. Alam mo, nasa-charades kami din. Yung bukod yung nasa likod, tinitingnan ko rin kung ano yung itsura nung nag-interview. Siyempre, mag-t-shirt ka naman, magka naman mag-sando, mag-supply ka ng very light. Hindi naman kailangang putok na putok yung make. Yung effort to show your face to the interview. Kaya importante sa akin yung video call. Kasi kung yung mga maliliit na bagay na yon hindi mo magagawa. Hindi kita mapagkakatiwalaan with work. Kaya gusto ko ng video call kasi gusto kong makita yung non-verbal nung tao. Mm-hmm. Yung facial expression. Na medyo, alam nga, tataas ko yung kilay niya. Gusto kong makita yon kasi yung facial expression says a lot. Yung very honest facial expression eh. Mm-mm. Kaya suggestion ko sa mga artists to up your game, huwag kayong matakot sa interview. Huwag na huwag kayong matakot sa interview. Mm-mm. So, dun sa mga... Hello, Jeff. Kung meron kayong magandang kurtina, ay sabi ko sa likod. Excuse me po. Kasi bigta na yung mag-interview niyo. Yung kurtina niyong bulaklakin, yung nasa likod, gano'n. At least bulaklakin, hindi panty. Ano ko kaya to? Yung problema, sa akin kaya, try kaya natin kayo tumawag sa akin. Hindi kasi bakit maayos naman yung audio nung sa akin. Show your best forward. Eh kasi kabibo nga yung mic mo. Oo nga, panggera. Baka ako yung may problema. Oo, sa internet connection ako siguro. Ako din mahina. Ikaw kaya yung tumawag sa atin.
Tuloy nyo lang. Tuloy nyo lang yan. Oo. Ano ba to? Ano nangyari? Ayun. Tuloy nyo lang yan. Go. Okay. O, nasa na tayo? Sa ano? Interview. Tama. Interview. Nasa interview na tayo. So, no? Siguro, tip lang natin dun sa, kasi normal naman siguro kapahan. Kasi ako, hindi ako nakatauntong sa call center. So, wala akong confidence nung, na meron yung mga nakatauntong sa call center. Oo. As in, pag kahit sa telepono ko, pag may tumatawag ako, yung na-cancel ko. Ewan ko. Basta siguro may tao. Kasi, hindi ganun ka need sa niche mo. Uh-oh. Kasi writer ka, diba? Uh-oh. Hindi ganun ka need na mag-usap kayo lagi. Uh-huh. Pwedeng yung mga instructions through chat or email. Uh-oh. Hindi ka tulad nung ibang niche na kailangan mo talaga makipag-usap sa client or client ng client mo. So, siguro ako, yun. Mabibilang mo lang kung ilan yung nag-video interview sa akin. So, ganun yung sinasabi nila. Katulad kay Jeff, din yung sinasabi nila. Parang syempre yung first impression mo, tsaka gusto kong makita, yung isang client ko, gusto kong makita kung sino yung katrabaho ko. Pero parang, kasi siya ayaw din niya eh, medyo mahiyain din siya. So, parang wala pang parang 5 siguro minutes. Parang siguro to put name lang. Oo, para may mukha. Ganyan. Para may mukha yung uh-oh. Yung nakikita mo, hindi lang picture. Ayun, so, para medyo personal. So, wala pang 5 minutes na nag-usap kami. Tapos, ayun, sa 2 years, 3 years namin magkatrabaho, never na kami nag-usap ulit. Ayun. Tapos, hello, Jeff. Medyo mahina. Ay, choppy ano, ka na choppy. Naman. Oo, choppy siya. Darth Vader daw, sabi ni Lisa. So, ayun, dugtungan ko na lang. Siguro dun sa mga natatakot sa interview. Sa una lang naman yan eh. Parang ano lang yan, sa una lang masakit. Kemehin mo muna yung channelin mo. Siguro, Utang kayo, ayusin natin. Nila. Hello? Ayun, so siguro para dun sa mga kinakabahan. Ako, ang technique ko, kasi nga ayoko ng tawag. So, pag nandyan na, pag lumabas na yung mukha namin dalawa, ngingiti lang ako, tapos pinakabahan ako, nanginginig na ako. So pag kunwari, may tinanong siya, tapos mental block ako. Ngingiti lang ako, tapos sasabihin ko, sorry, I'm nervous, ganun-ganun. Tapos usually, ang sasabihin ng client is, no need to be, ganun-ganun. Tapos, once nasabi na niya, no need to be, medyo tatawanan ko na lang, tapos medyo nag-uusap na kami, ganun. So, ganas na, ako, sige. Ayun. Hindi, parang additional tip lang. Kasi sa una, syempre talaga scary yan, lalo na kapag hindi ka naman sanay magsalita or wala kang experience sa call center na hindi mo pa na-practice yung kuda skills mo. Yes, oo. Ang pinaka unang tip ko dyan is maging ready ka, mag-prepare ka. Like, basahin mo nang paulit-ulit yung resume mo para pag nagtanong ka about your past, yung mga previous jobs mo, ano na yung mga nagawa mo, or have it in front of you para masasagot mo agad. Na pwedeng basahin mo na lang yung ibang part, tapos dugtungan mo na lang, magkwento ka na lang about sa trabaho. And at least, meron kang guide na masasagot mo agad. Hindi yung titingin ka pa sa langit at iisipin mo pa kung ano nga ba yung dati kong trabaho. O kasi nandun na siya sa harap mo. Tapos, practice kang magsalita sa harap ng salamin. Kausapin mo yung sarili mo. Or sabi niya, ano parang cliche na yun eh. Oo. Cliche na yun na humarap ka sa salamin, pero it really works. As in, gumagana siya. Kasi, before naman ako naging ganito kapalang mukha sa interview na ako na talaga yung nagpupush na, hindi, interviewin mo ko, wag mo kong i-email, interviewin mo ko. Ganun ako sa clients ngayon eh, na parang, wag mo kong tanungin sa email, interviewin mo ko, let's set up a meeting. Kailangan mag-uusap tayo. Before ako umabot sa point na to, ilang daang interview na rin at application ang dinaanan ko, as in ang dami na since I started, talaga masipag ako mag-apply dati nung wala pa akong kaalaman. So kinakausap ko talaga yung sarili ko, nagkukulong ako sa mini office ko, tapos nagsasalita ako mag-isa, tapos
babasahin ko yung mga usual questions, tapos sasagutin ko on my own, tapos nire-record ko, tapos pakinggan mo yung sarili mo habang nagsasalita ka, para alam mo kung ano yung dapat mong baguhin at hindi. So, hanggang sa makasanayan mo ng makasanayan. Dadagdag ko rin sa tip mo, dyan pumapasok yung honesty na sinasabi mo kanina. So, dapat lahat ng nasa resume mo, totoo, yun yung totoong trabaho mo. Hindi ka nagdagdag, hindi ka nag-exage. Kasi, pag nagtanong yung client, tapos kinakabahan ka, tapos iisipin mo pa, minsan sobrang simple lang kasi yung tanong niya, parang processes lang. Kunwari, may dumating na ganito, anong gagawin mo? Una ba, i-file mo dito? Or una ba, ito ba yung i-notify mo? Or saan mo ba ipapasok tong data na to? Parang ganun. Yung simpleng bagay lang na sunod-sunod na ginagawa mo sa trabaho mo. Yun minsan yung tanong ng client. Sure. Pag hindi mo siya ginagawa talaga, tapos nagsinungaling ka lang, madaling mahalata ka. Ayun. Mm-mm. True. Ayun. Susunod na tayo ng sasabihin dahil wala sa isip ko. Wait lang. Hindi ko siya ma-add sa call. Sino i-add ko? Nasaan na ba yun? Nakikinig na ba ako? Ay, ayan na siya. So, wala kaming masabi. Ayan. Wala. Naubusan kami. Yes. Mga alata. Nakakaloka kayo. Ayun. Ayun. So, yun nga. Ako sa akin, ang hinahanap ko, ang suggestion ko sa interviews or anything, first step to up your game is to always put your best foot forward. Ako yun. Parating yun. Always put your best foot forward. Idadagdag ko lang, kasi may nabasa ako na sinabi niya na parang okay lang kahit yung top lang yung bihis mo. Mabihis ka rin sa baba. Kasi may nabasa ako na nag-i-interview daw sila. Tapos, naka-boxers lang siya na butas-butas pa maigsi. Tapos, merong sinabi si client na kailangan niya mag-take note. Tapos, walang tinta yung ballpen na hawak niya. So, kailangan niya tumayo. Nawala sa isip niya na naka-boxers lang siya. Nakita ang krimen. Natawa ko sa kanya. So, yun. Late niya na-realize, natawa daw yung client sa kanya. So, buti na lang ganun yung reaction ng client at nakuha pa rin niya yung job. Pero, yun, mag-ayos din tayo. Always put your best forward. Mm-hmm. Yun yung first step natin in upping your game. Wag yung comparison na yung hindi naman makikita eh. Kahit hindi siya makikita, basta kung alam mong importante at alam mong small thing na makakatulong, gawin mo na rin. Oo. Parang huwag kang maging complacent na magaling na ako, kaya ko na yan kahit ano itsura ko. Hindi eh. Parang yung small things. Oo. Yung mga small things, paghahandaan mo talaga. As in, kahit pa sabi mong gano'ng ka nakagaling, kailangan magpe-prepare ka pa rin. Kasi, kailangan mong prepare. Hindi kasi, pag makakabulisit yung tip. Sarap ito. Hindi, ito na. Hindi kasi kailangan mong ipakita na eager ka na makatrabaho siya. Pero hindi yung OA naman din sa confidence, tapos nasasapawan na niya yung minsan nakaka-turn off din. So, siguro i-level niya. Match mo lang yung pace. Match niya yung pace. Match mo lang. Kanina ako mag-call center. Basta best foot forward. Pag-aharap kayo sa kliyente, kausap niyo yung kliyente, best foot forward tayo. So, tapos na tayo sa interview part. Siguro sa current skill set, paano ba mag-up ng game? Ako, sa akin, second step to up your game is, second step in upping your game, aral. Kung hindi ka nag-aral last year, this is the year to start. Tama, hindi ka nag-aral last year, wala kang enough na skill last year, ito yung taon na dapat gawin mo. Paano ba yun ginagawa, Nisa or Freya? Paano ba? Hindi naman siya, kasi sa tingin ko kaya sila nagaganyan, kasi feeling nila, kailangan nila mag-invest ng isang bloke ng time, or kunwari isang buwan na kailangan hindi siya magtrabaho, mag-aral lang siya. So, para sa akin, hindi siya ganun. Meron akong 1 to 2 hours a week na ginagawa ko. Oo, hindi naman, hindi kailangan
umubos ka ng oras. Oo. Pero yung decision mo na to up your skill, yun, mm-hmm, importante yun. Mm-hmm. Kay gano'ng laki, kay gano'ng kakonte yung oras na ibibigay mo. Uh-oh. Pero yung decision mo na pagandahin pa yung current, uh-oh, skill set mo, it's a good step to up your game. No? Kasi sa totoo yan. Parang ito ayun, ayun. Paano nyo siya binubuo? Teka, dagdag ko lang pala nun. Kasi sa totoo lang, kung mag-up ka ng game, yung simpleng basa mo lang ng article or kahit ano tungkol doon sa gusto mong matutunan, malaking tulong na siya sa'yo. So, hindi mo naman kailangan enroll ng full-blown course para sabihin natuto ka sa isang skill. So, pwede ka mag-start sa maliliit lang na bagay. Basa lang. Oo. So, sabihin mo, magbasa ka daily. Isang article na maikli daily. Na mag-take notes ka, ganun. Malaki na rin yung maaano mo. Ako ang ginagawa kong practice. Alam to ni Mien eh. Kada pagpapalit ng taon, January ang first kong hinahanap sa Google ay transfer. Bakit? Para current ako. Ulit. Okay. So yung hinahanap ko, trends. Trends. Mm-mm. Trends yung hinahanap ko. Ako may dagdag ako kung gagawin nila yung ano mo. Dagdag ko muna yun sa akin. Ini-evaluate ko yung last year ko. Kasi may ganun ako yearly at saka may ganun ako monthly. I-evaluate ko yung kung nag-improve pa ako sa first goals ko no first day of the month. Nagawa ko ba siya doon sa maganda yan. Or doon sa year na yon, kung ano yung goal ko nung umpisa ng year, nagawa ko ba siya nung end ng year. Tapos, i-evaluate mo kung anong task, kung anong skills, yung worth it pa bang pag-aralan mo and yung matutulungan ka papunta doon sa ultimate goal mo. So, kailangan may regular review. I-review mo dapat yung mga yan. Hindi lang yan yung tipong sasabihin mo ngayong first day of the year, tapos bahala na kung kailan may time. Kasi hindi magkakaroon ng time. Gagawa ka ng time. Correct. So, para siyang performance review. Bago mo siya gawin, mag-performance review ka ng performance mo last year. And then, honest na performance review, yung hindi niloloko mo yung sarili mo. Ay, ang galing-galing ko last year, pero sa totoo naman, hindi naman yung kabuhayan mo last year. Parang an honest to goodness performance review. And then from there, tingnan mo kung anong kailangan, no? Pero totoo yun eh, yung basa-basa ng articles. Oo, kahit maliit lang, tumit ka lang ng 30 minutes a day, 1 hour a day. Ano, yung istora sa pagkakit, diba? Sa Facebook. Oo, kesa naglalaro ka ng OMG. Ano? Sino ba yan? Ako yun. Guilty ako. Yung Korean name mo, lintik na yan. Oo, mga ganyan. Kesa nagaganyan ka. Ay, ako yun. Ako na naman yun. Ako yung kanta ng kanta sa Smule. Yung walang kamatayan. Ay, ako yun. Walang gira ko di umakita. Bakit niyo ako? Hindi ako manuhin. Love you. Alam. May pinapatay na baka. Ano ko lang yun? Icebreaker. Paano ka? Yun nga. Yung pagpapatulog, ganyan, magbasa ka lang. Kasi minsan yung article, maikli lang yung article, tapos may comments siya ng mga tao. Basahin niyo rin yun kasi minsan may nagtatanong. Tapos pag sinagot nung nagsulat, matututo ka rin. Matututunan. So, siguro palawakin natin yung kagustuhan natin magbasa. Kasi minsan, yung mga ibang tao tinatamad, di ba? So, marami kang benefits na makukuha sa pagbabasa. So, kahit na yun, 30 minutes, ganyan. Or pag tulog na yung mga bata bago ka ma-antok. Pag nagpapaantok ka. Oo, papaantok. Ayun. Yung ginagawa ko eh. Papadede ka, ganun. Oo. Okay. Siguro, teka, pag nagpapadede ka, siguraduhin mo na yung kamay mo is nasa likod ng ulo ng bata. Huwag sa taas. Kasi pag nakatulog ka, malalabi na. At tabay ko lang, dede. Bata ba? Bata lang ba? Wala namang minor dito, no?
Siya makakasagot niyan. Oh, ayan. Eh, ito na. Doon na tayo sa ano. Balik tayo sa topic. Huwag kayong ano. Oo, ano. Malinis tayo dito. Charot. Wala nang nanonood. Wala nang nanonood. It's you eh. Umalis sila. Nag-alit. Ayun. So, ano na nga yung ano? Ano na paano ka nag- question? Yung paano ka nag-app? Paano ka mag-app? Ayun. So, doon sa mga... Sige. Ayun, ito. So, doon sa mga mga kilala na ako at pakalat-kalat naman ako dyan, I started as parang general admin assistant sa Realtors. And then, bago ako naging... bago ako napunta sa specific niche, which is transaction coordination. So, una, as an admin assistant, ang unang tip ko for you to up your game is look for opportunities within the project. So, mm-hmm. halimbawa, ganito lang yung task mo, taga-enter ka lang ng data sa Excel sheet. Aralin mo yung business ni client. Tingnan yes. mo kung ano yung pwede mong matutunan, kung saan ka pwedeng pumasok para mag-improve ka ng skill mo within the same project. Take that opportunity. Kasi nandun ka na eh. Nandun na yung business. Oo. Matututunan, pwede mo nang pag-aralan dun yung mga gusto mong matutunan na related dun sa niche na gusto mong, kung saan mo gusto mag-concentrate. So, ganun yung madalas kong ginagawa. Medyo epal ako ng content na, oy, client, nakita ko yung ganito. Kaya ko yan, ganyan. Or gusto mo nang, kailangan mo ba ng tulong dyan? Kasi nakita ko yung ganito mo, ang tsaka do. So, gusto mo ayun yung ganon. So, una, within the project. Mm-mm. Or kung ano, kung hindi mo, kung wala kang access dun sa mga ano, pwede ka magtanong na meron pa ba akong pwede gawin. Oo, tanungin mo siya. Kasi yung client ko ganun, tawang-tawa siya sa akin. Kasi para daw akong, ano, para daw, kakaiba daw, kasi naghihingi ako lagi ng ano, nang gagawin. So, yun yung ano ko. Kasi ako naman, iba. Same iba yung sayo. Approach ko kay client. Mm-hmm. Ah, ano? Hindi ko siya direct yung tinatanong na, baka may gusto ko pang ipagawa. Una, chichikahin ko siya na paano ba tumatakbo yung ganito? Paano ba, I'm just curious na, halimbawa, yung mga documents na pinapasa sa akin as admin, kanino ba ito nang gagaling? Kay agent ba? Kay ganito? Tapos, para yung hierarchy ng trabaho, yung trabahong bumabagsak sa'yo, alam mo kung saan nang gagaling. Mm-hmm. So, pwede mo nang aralin yun pataas hanggang mm-hmm. sa pinakaunahan kung paano nabubuo yung, hanggang kung sa ikaw na yung paano agent. Ka nagkakaroon ng ganong task. Oo. Parang ka nagkakaroon ng ganong task, saan nang galing yung task mo? Sinong at sinong makikinabang nung task pag natapos mo? Natapos saan sayo. Papunta? So, kahit doon ka mag-concentrate sa task mo, tingnan mo yung pababa kung saan, sinong makikinabang nun pag natapos mo at kung saan siya nang galing bago napasa sa'yo. So, doon pa lang, mag-e-expand na yung skill mo. Imapa mo yung diba? Proseso. Kasi ako naman, yung ginawa ko, sige. Hindi kasi yung sa'yo, masyadong complicated kasi yung businesses ng client mo eh. So, yung sa akin naman, ang ginawa ko, di ba, yun nga, hindi ako na ano. Yung clients ko kasi, website owners sila. So, ang pinakikitaan nila, hindi sa sales, sa ads sila. So, may AdSense sila, mm-hmm. tapos may mga kung ano-anong ads sila sa website nila. Tapos, nagagawa lang kami ng content. Nagsisiguro kami na may content para i-share, tapos babasahin. Kumikita siya. Ayun. So, ang ginawa ko, kunwari, natapos ko na yung gagawin ko, nagtatanong ako kung ano pa yung pending gawin, tapos, until eventually, pinapagawa na niya kung ano-ano sa akin, tapos hanggang dun sa payroll niya, hanggang dun sa lahat na nung part na nung business niya, pinapagawa na niya sa akin. So, ang nangyari nun, ang ginawa ko, gumawa ako ng small version ng website niya. So, kung yung website niya, political website sa US kasi yung website niya eh. So, syempre, gumawa ako ng maliit na starting ng sa akin. Pero sinigurado ko na hindi siya conflict doon sa client. So, malakas ang audience ng US, pero hindi ako nag-political. Ang ginawa ko, entertainment naman, pero US pa rin. So, nung sinabi ko sa kanya yun, tuwa siya kasi may natutunan ako. At saka, hindi ko siya kinalaman. Ayun. So, tapos nagkaroon pa ng sarili mong singer na hindi active. Ayun. Actually, tatlo yun. So, I think yung, isa sa skill set na importante is yung pagiging inquisitive. Mm-hmm. Yung pagiging matanong. Nakakatulong yung pagiging matanong eh.
Pag may hindi ka alam or gusto kang malaman, magtanong ka. Oo. Wag yung gagawin mo lang kasi inutos siya. Parang maghihintay ka lang na utos. Tapos na. Gano'n. Ang gawin mo, hindi ka mag-i-improve pag gano'n. Oo. Tapos na yung ginagawa mo, edi tanungin mo kung ano pa or alamin mo kung ano pa ang pwede mong gawin. Alamin mo para alam mo kung saan ka pwede pumasok. So, yun yung una. I think yung mindset na ano, I think yung mindset na sweldado lang ako ng ganitong oras, ganitong task. Yun, di ba? Typical Filipino. Ayan lang naman yung bayad sa akin. So, yan lang yung gagawin ko. Which is very wrong. Kasi isipin mo, kung matututunan mo yun, mas malaki yung matutunan mong bayad in the future. Asking questions. Start asking for opportunities. Para yung opportunities darating. Nag-chopy ka. Ayun. So, yun yung una. Yun yung una kong tip. Sip ka lang sa akin. Ito lang yung tatang yung correct. Correct. Tsaka pinapalapad mo yung papel mo sa kliyente. Yun yung importante. Palaparin mo. Kailangan ka niya. Mas nagiging indispensable. Go. Yun yun. Yes. Hindi ka tulad kasi kung gagawin mo lang pag inuutos mo. Kunwari, dalawa kayo. Tapos ikaw, gagawin mo lang kapag inutusan ka. Tapos yung isa, nagtatanong. So baka mamaya nagtanong yung isa tapos naisip ng client, ba't hindi ko na lang dito bigay yung binibigay ko dito sa hindi nagtatanong, di ba? So baka mamaya mawalan ka pa ng trabaho, ibigay na dun sa mas curious at mas may growth. Mas gusto ng growth. Alam mo yun? Kasi yun yung gusto ng mga clients eh. Yung eager ka to grow. Hindi yung magsisettle ka lang dahil yan lang yung trabaho mo. Okay na. Keme ka na dyan. So yun. Yun yung una. May dalawa pa ako. Parang isa pa pala. Gawin ding para mapagmatsyag ka rin. Kung yung client is hindi siya open na magkaroon ka ng growth, hindi siya good client. Dapat yung client is open siya na mag-grow ka with them sa, ang tawag dito, sa matututunan sa mo sa kanila, sa business nila. Oo. Kasi kung once hindi siya, hindi siya open na mag-grow ka, magiging ano ka lang, stagnant ka lang doon, tapos bibigay lang na yung sa'yo yung mga kailangan gawin, ganun. Tapos syempre wala rin increase kasi alam niya, hindi ka naman niya bibigyan ng malakihang role, ganun. Ayun. True. Yung pangalawa, unang tip pa lang yun, di ba ang haba na? Yung pangalawang tip ko on how to up your game is... Sige. Go. Ayun, join related groups. Pwedeng Facebook group or Twitter i-follow mo. Katulad yung sa akin, yung mga transaction coordination group sa US, madami yon. Like kada state meron sila, tapos kada kung ano man, lahat yung ginoinan ko talaga. Tapos basa ka lang ng mga ano, makikita mo lang naman yung mga comments or yung mga post nila lang. Kung ano lang yung interesting sa iyo. Oo. Mm-hmm. Hindi ka naman kailangan magpabibo doon eh. Basa ka lang. Tapos kapag medyo interesting sa yung post, basahin mo yung comments at ang daming balitaktakang nagaganap doon. So, marami kang matututunan doon. Mas marami kang matututunan doon sa ganong group kesa doon sa group ng katulad mo. Yes. Parang mas marami kang matututunan doon sa group ng transaction coordinators ba? Kesa doon sa grupo ng freelancers. Kasi doon mo makukuha, mas matututunan mo yung, ayun. So, mayroon din pala akong ano, singit na tip lang dyan. Yung mga silent proposals. Silent readers. Hindi. Ninja proposals yung tinatawag sa akin doon sa team ko. Kasi, kunwari, nasabi ko na before to eh. Kunwari, target, yung client ko nga kasi is website owner, di ba, ng taga-US. So, hinanap ko yung groups ng website owners ng Pinas. Tapos, nandun lang ako. Mm-hmm. Tapos, nagpapabibo ako. Minsan, hindi nagpapabibo. Nagko-comment, nakikipag-engage, ganon. Tapos, hanggang sa may kwentuhan, tapos na-mention ko na writer ako, ganyan. Tapos, may nag-a-up no na. May nag-i-inquire na magkano, ganon. Tapos, yung mga simple post mo na kunwari may tanong ka,
pero sinisingitan ko siya ng parang ano to? Sa 3 years ko ng pagiging writer sa website owners, ganito-ganito, ito yung nalaman ko gano'n. Tapos magpo-post akong gano'n, tapos makikita nila na writer ka, nag-PPM naman sila. So parang siyang instant ad mo rin, pero meron kang matututunan. Uh-oh. Instant parang marketing. Oo. Pero natututo ka dun sa mga post ng iba. Mm-mm. Totoo yan. Kasi yung ilang beses nangyari sa akin yan. Yung basa. Yung magbasa ka lang na magbasa. Mm-mm. So, yun. Siguro kung ayaw mo magbasa ng articles, magbasa ka sa groups na sa Facebook. Mm-mm. Pero hanapin marami, yung maraming groups kung saan ka marami matututo. Marami akong napupul. Oo. Kung ano yung specific na gusto mong matutunan, yun yung group na hanapin mo. Yun yung hanapin mo. Oo. Hindi mo naman kasi halos lahat yata ng na-search kong... True. Lahat ng transaction coordination group sa US na na-search ko sa FB, ginoinan ko talaga lahat. Hayaan mo siyang ulanin ako ng notification dyan. Kasi yun po rin yung makikita ko. Minsan hindi mo yung na-expect sa feed mo lalabas, di ba? So, yun. Minsan mababasa mo, tapos kailangan mo pala. Oo, di ba? Hindi mo alam na natututo ka. So, yun. Tapos pag dumating yung point na kailangan mo yung impormasyon na yon, marerecall mo na, nabasa ko to, nabasa sa ko to isang group, keme ito yung, ganyan. Tapos iso-search mo na lang. Mm-hmm. Ito yung sinagot sa kanya. Ayun. Ano, yun yung mga ginawa ko. Tapos pangatlo, yung number 3 ko, look for projects harder than your previous one. Or more complicated than the previous one. Hindi mo kailangang i-achieve agad yung rate na para dun sa ganun ka-complicated. Take it as a learning opportunity. Kasi meron at merong client na magbibigay sa'yo ng chance na kahit hindi mo pa nahahandle yung ganun ka-complicated, pero alam mo yung basic, bibigyan ka pa rin ng chance. Kahit hindi mo i-achieve na. Halimbawa, as PC, halimbawa lang ha, $15 per hour ka. Huwag mo munang i-achieve yun kung first time mo magko-concentrate as PC. Kahit bumid ka ng 10, ganyan. Basta babaan mo lang ng konti. Konti lang naman. Kasi you will take it as a learning opportunity. So, kung gusto mo mag-improve, edi maghanap ka ng more complicated jobs or a harder project than your previous one. Kasi doon ka mahahasa. Okay. Pero ganito, meron akong comment dyan. Mm. Kung gagawin nyo yan, make sure na malinaw sa client na hindi pa kayo kagalingan. It has to be set. Expectations have to be set. Mm-mm. Kasi pag pumayag si client dyan, that means it's a gamble. Nag-gamble si client. Babayaran niya yung hindi pa alam. So, kung gagawin niyo yan, una, dapat malinaw. Pangalawa, dapat yung basics alam niyo. Huwag kayong papasok na hindi niyo alam yung basics. Tapos, kailangan talaga malinaw kay client. Kasi ako sinasabi ko na, hindi ko pa na-handle yan, pero alam, I have enough knowledge to start with. I can start from this knowledge. I can start from this whatever it is, and then eventually magiging ganyan din. Katulad nung ibinigay ko yung example kanina na nagbaba ako ng rate at sinabi ko sa kanya na binaba ko yung first 5 transactions kasi hindi ko pa natatry to. Pero after 5 transactions, mag-reassess tayo ulit kung karapat dapat ba akong humingi na nung dapat na rate or more practice pa. So siguro dagdag din yun natin na meron ka rin kung yung clients, meron silang karapatan kilatisin ka, meron ka rin karapatang kilatisin yung client. So, huwag kang matatakot na mag... huwag naman masyadong demanding. Pero huwag kang matatakot na isway papunta dun sa kung saan ka mas komportable. Huwag lang yung oo ng oo, na hindi ka na pala komportable, pilit na pilit ka na pala, oo ka lang ng oo. So, magkaroon ka rin ng boses mo. Tanggap ka lang ng tanggap na hindi akang oo. Kasi onset, ginagawa ko na yun na parang i-research ko si client, malaking office siya. So, alam kong marami akong mapapala dito kasi malaking real estate office siya. Marami silang agents at, may mention ako ng something specific. Malaking office siya ng Keller Williams sa California. So, keme na muna si Rate. Okay lang na ba? Keller Williams, woot. Yes. Kasi alam ko na kapag na-master ko tong office niya, marami akong mapapala dito. Uh-oh. So, onset pa lang, sinabi ko sa kanya, never pa akong nakaka-client from California. Pero, alam ko yung basic ng transaction coordination. Kahit anong state pa yan, dahil multiple states na yung hawakan ko. So, siguro, medyo mahirap lang to ng konti, but it would still be the same. And kaya kong pag-aralan yan. So,
transparent ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na hindi ko pa nagagawa yon, pero kaya kong gawin at kaya kong pag-aralan. So, bigyan mo ko ng chance. First 5 transaction na i-handle ko ng buo, bababaan natin yung rate. And then, after that, mag-reassess tayo at magbibid ako ulit sa'yo ng mas pataas na rate. Pataas ng pataas. So, at least, alam niya na expected niya, nasisingil din ako ng dapat eventually. Uh-huh. Alam na niya agad. And eventually, uh-huh, mag-expect din siya na after yung first 5 transactions, eh, alam ko na yung gagawin kong mag-isa na hindi na ako masyadong uh-huh magtatanong sa kanya. Ikaw yung so, magsabi. Kailangan, uh-huh, win-win yun, give and take. Uh-huh. Oo. Kesa yung, alam mo yung iba, yung naghihintay na 6 months na ako, dapat increase na ako ng client. Yung ganun, diba? Uh-huh. Or nahihiya. Wala sa ano yan, wala sa tenure yan. Oo, so dapat wala alam sa tenure, din. Ang paghingi ng increase. Abangan si Rhea sa Keller Williams Philippines. Malapit na. Sasakupin na rin niya. Ayoko yan. Charot. So, yun, no? Yung pag-up ng game na banggit. So, yun nga, yung pag-aaral, yung confidence, putting your best foot forward. Ako yung last tip ko siguro. Ewan ko lang, siguro kay Rhea ay kay Nizza, baka kakaiba siya or sa iba sa inyo. Pero yung last tip ko is to up your game, forget about the money sometimes. Mm-mm. Yung huwag parating pera. True. Kasi kapag ka parating pera, oh, hindi lang actually sa rate eh, sa trabaho, sa pagpili ng trabaho, tumatanggi kasi ang baba, yung trabaho masyadong ninya. Yung sa tingin mo hindi mo value. Okay sa akin yung pataas ng pataas, pero sa akin mas importante yung may natututunan kang bago, nakakagawa ka ng bagong trabaho, more than the money. Sa akin nakaka ng game yon kapag ka, minsan kinalimutan mo yung na hindi lang lahat it's about the money. So siguro siguro dapat intindihin mo rin kung paano ba talaga i-assess yung sarili mo and yung worth mo. Correct. Hindi kasi dapat $3 hindi ganyan yung worth ko. Hindi ganun agad-agad. Hindi so, monetary. Hindi monetary ang worth mo eh. Pag sa pera, sasama at sasama yung loob mo. Mm-mm. Kasi yung pera nag-iiba-iba kada tao. Totoo. So may freelance na karir mo umiikot sa pera. Totoo. Disappointments ang makukuha mo sa freelancing career mo. True. And huwag ka maniniwala na hindi ka successful. Sa skills mo eh. Hindi nakabase sa skills mo lagi yung rate mo. Hindi laging ikaw lang yung factor. Isipin mo din yung business na i-assess mo, yung business na pagsisilbihan mo. Saka, malaking business ba to? Maliit ba to? Malaki ba ang kita nito? Maliit ba ang kita nito? Kung maliit lang kita nito, singi ka ng $20 per hour. True. May value ba yung ginagawa mo? Yung ginagawa mo ba yun for yun, the client is nakakapagpasok ba sa kanya ng pera or palabas lang siya ng palabas ng pera sa'yo? Kailangan mo rin isipin yung gano'n. At saka yung, siguro may kwento ko, mabilis na lang ha, kasi lagpas na yun na. May kwento ko, kasi, di ba alam naman ninyo na nag-start ako, puro fixed price lang. So, halos nagpas 2 years yata, puro fixed price lang ako. Tapos meron akong nakitang gusto kong applyan. So, siya ngayon, yung website owner na US Political. Kasi ang nakalagay, VA for a writer. So sabi ko, writer siya, so baka marami akong matututunan sa kanya. Ayun. So nag-apply ako sa kanya. Siya rin yung sinasabi kong 5 minutes lang kami nag-usap sa video. Ayun. Tapos nag-apply ako sa kanya, kinuha naman niya ako kasi nakita niya yung feedback ko daw sa Upwork is marami na. Tapos magaganda daw yung feedback. Mm-hmm. So, kinuha niya ako. Ang starting ko sa kanya nun, nagbanggit na ako ng rate. So, ang starting ko sa kanya nun, $5. Tapos, meron pa akong isang job na nakuha sa kasabayan niya na $10 naman. Na ano siya, para siyang social media something-something. Ayun. Tapos, gusto ko, sa sarili ko nun, nag-goal ako. Gusto ko, isa lang yung matututunan kong business para yun yung gagayahin kong business. So, kung sa rate lang ako nakatingin, syempre, ang pinaka-choice mo, yung unang-unang instinct ng ibang tao is yung 10. Pipiliin si 10, di ba? So, tapos bitawan mo si 5. Bitawan mo si 5 kasi 5 lang naman yan.
Tapos, so ako, ang, si 10 pa, 40 hours. Yun, si 5 is 20 hours lang. So, ang tinignan ko is yung growth at kung paano niya tingnan yung growth ng freelancer. So, si $10 kasi is hindi niya ako papakilala sa team niya. Kung ano yung gagawin ko, doon lang ako. Si 5 is kilala ko buong buong team niya and mapag-aaralan ko yung buong business niya. So, yun. Binitawan ko si 10. Naiwan si 5. Tapos, a year later, or more than 1 year later, nag-reassess ako. Tinignan ko si $10. Bumagsak na yung business niya. Wala na yung business niya. Si $5, umangat, inangat, in-increase na niya ako ng in-increase hanggang nalagpasan ko na yung dapat na max na kikitain ko kay $10. Ayun. So, siguro yung pinaka-lesson ko dun is wag puro rate ang tingnan. Tingnan nyo rin yung growth na pwede nyo maabot doon sa projects and clients na meron kayo. True. Kami ang mga buhay na patunay na totoo yes. yan at yan ay nangyayari. So yun, hindi namin, yan chika lang. Hindi naman kayo bibigyan ng kasinungalingan dahil ano namang mapapala namin, di ba? So, kwento lang kami kung na... Kung ano yung mga pinagkukukuda namin. Yan talaga kami. Galing kami doon. Oo. Mga buhay na ano, patotoo. Oo, ayun. So, kakaloka. Buhay na patotoo. Ayun. So, parang iaalay lang na hindi mo maintindihan. Meron. Ayun. So, naniniwala kasi ako na pag ganyan, yung mga maliliit na bagay sa simpleng kwentuhan, yung maliliit na experiences, malaking tulong doon sa ibang tao. Instead of, paano ba? Kasi kung skills lang naman... Instead yung parang... Wala, ayoko kawali. Instead yung parang... So, nagdalawang isip ako. In, compared dun sa parang program discussion. Mm-hmm. Pwede kayo dun kung gusto nyo. Kung skills rin lang yung pag-uusapan natin. Kung i-assess nyo yung sarili nyo. Kung matututo ba talaga kayo dun sa ibabayad nyo. Worth it ba talaga. Eh di magbayad kayo for that skill. Oo. Pero nasa inyo naman yun eh. Yung maliliit na bagay... itakal natin. Yung mga maliliit na bagay na nakakatulong. At saka kung napapansin nyo, guys. Sa kanila. Kadalasan yung mga hindi pinapansin yun yung importante. Yung akala natin meron na tayo o akala natin hindi mahalaga. Actually, yun yung differentiator. Yun yung importante. Mm-mm. Yun yung magiging ano mo, parang laban mo compared sa, halimbawa pareho kayo ng skill set. Pareho kayong magagaling. Maraming magagaling. As in, laging meron at merong mas magagaling sa inyo. Ang magiging panglaban mo dyan is yung soft skill mo. Kung napapansin nyo, guys, doon kami lagi nagpo-focus sa core values mo. Kasi alam namin, proven core, na kasi core values siya. Natin as a freelancer. Proven kasi na na-proven yun yung makakapagpatagal sa industry na to. Hindi, more than your skills. More than your skills. At saka yung... Hard skills pala. Mas magiging style. Araw-araw may papasok na mas magaling sa'yo, mas maganda yung computer, mas maganda yung internet connection, pero yung magiging makatao at magiging maayos kausap, hindi yun natututunan. Bihira na. So, doon tayo sa mga bagay na hindi pinapansin. Yes. Doon tayo. Which is, at the end of the day, yun pala yung mas pinaka-importante. Yung importante, oo. Kasi yun yung magiging core mo eh. Mm-hmm. Yun yung magiging seed mo, kumbaga, as you grow into a tree sa freelancing world. Kasi world, yung magiging seed mo. Yung soft skills ang magiging anchor mo para to keep you grounded. Kasi ang napansin ko lang, yung mga taong, yung mga freelancers na nag, hindi ko nila lahat ha, yung mga nagbayad for courses, pag nag-apply sila sa clients, ang tataas ng tingin sa sarili. Pero yun pala, yung mga basic, hindi nila alam. So, pag syempre, ang ganda, kasi mostly dyan, tinuturo lang ng coaches kung paano mo isell yung sarili mo eh. So, na-sell mo yung sarili mo kay client, ang taas mo, $20 per hour kaagad. Pero, once na nakatrabaho mo na siya, marirealize niya na hindi naman pala alam nito yung mga simpleng bagay or hindi naman pala ito maayos katrabaho. So yung $20 mo, bigla ka lang din mababagsak agad. Kasi wala kang anchor na nag-ground sa'yo.
masyado kang... Oo, wala agad. Oo, oh, wala yung $30 na yun. Oo. Kasi hindi ka maayos ka trabaho eh. Oo. Panting bagay. Ako naman, mas gusto ko naman yung nag-start ako sa maliit, tapos onti-onti ako umangat. Kasi kung mawawala yung malaking client na to, ang bagsak ko, hindi sa pinakamababa, dun sa next level lang nung ano, next baba lang. Correct. True. So yun yung... At saka, how can you sell yourself? Diba? How can you sell yourself if you don't have a self? Charot. So, kailangan, i-build mo muna yung self. They have money to sell yourself. They have money to pay. Oy, may sense yun. Ano ba? Mamaya ang bayan na tayo. Sige na. May sense yun. How can you sell yourself if you don't have a self? You just sell. But not yourself. Ano ba? Sell others. Oo. Or sell something. Sell your neighbor. Sell something that you don't know. Sabi ka rin ikigay. Baka may... Ano yan? May alak ba dyan? Hindi ka namibigay? Wala. Kape kala lang. Kala ko lasing ke. Don't sell yourself. How can you sell yourself if you don't have a self? Oh. Sige, may sense yun. Huwag mo ipilit. Meron. Meron yun. Akala mo lang wala. Pero meron. So, ano ba? Siguro mag-wrap up tayo nung... Ayan, wrap up bullet points natin, yung mga tips natin kanina. Pareya, mauna ka. Kasi yung ayan. Self mo. Isi-selky yung self ko. Ayun, since nandun tayo na more, nag-concentrate tayo more on upping your game, babalikan ko yung parang three ways ko on how, kung paano ko in-up yung game ko. Number one is search for opportunities within the project that you currently have or within the job. Aralin mo kung saan nagsimula at kung saan ang dulo nung task na meron ka at hand para alam mo kung paano mo i-expand yung sarili mo more than the task na meron ka currently. Pangalawa is, palawakan mo yung network mo by joining groups, reading. Hindi mo kailangang magpakabibong sumagot ng sumagot or magpost sa group. Just going through yung mga posts nila and the comments kung interesado para sa'yo, go. Basa lang ng basa. Eventually, mapapakinabangan mo yan. Just make sure na carefully select yung group na sasalihan mo and make sure na map-related doon. Pangatlo is look for projects more complicated or harder than your previous one kung gusto mo mag-improve. But make sure na aware si client na kung hanggang saan pa lang yung naabot mo or hanggang saan pa rin yung skill set mo at experience mo before jumping into a harder project para ano maset yung expectation both sa sayo at sa client para alam din ni client na expect niya na eventually mag-i-improve ka as you to go along. Ayun lang. Oh, yung ikli. Congratulate me. Oh, nagpigil. Wait lang. Yes. Nagpigil ako. Hello. Ah, sige. Ako ang last word ko, so yung tips ko una is always present the best version of yourself. Magbasa. Don't let it all be about money. Huwag tayong masyadong about the pera. Ako, lastly, para ma-up yung game mo, importante na may game ka. Meaning, know your basics. You cannot break rules when you don't know the rules. Master it first. Tapos, focus on the more important things. Meaning, maging mabuting tao, maging mabuting katrabaho, at saka maging patas sa lahat. Kasi pag yun meron ka, kahit ano pa yung dumating, kahit sino pa yung dumating, meron at merong kukuha sa'yo. Yun lang, wag lang kakalimutan yung mga bagay na yun. Ay, maikli din. Congratulations. Ay, ikaw, Nisa. Kasi galing natin today. Maikli natin. My gosh. Ah, sige, kasi ano eh. What's wrong? Iksian din natin. Ayoko magpatalo. What's wrong so, with us? Din niya sa akin. So,
Tapos sa susunod, dapat gawin na natin to live. Tapos, hapakan tayo para yung magsasalita. So, yun. Oh, yung one time magkakaharap na tayo, siguro, ganyan. Yung kasing mga, yung first time manood dito, panoorin niyo yung last two namin. Kasi nagsabi kami na last word na. Tapos 10 minutes pa each yung mga last word namin. So, kaya achievement talaga sa amin na maiiksi yung last word. Palakpakan! Palakpakan! Yay! Kasi nagsulat ako, may papel ako dito sa ballpen. Binulet ko na. Ayun. So, ako, diba? Okay. Ito lang din yung last three tips ko. So, una is magbasa. Tapos, nawala ba tayo? Hindi. Dito pa rin naman. Bakit na? Running pa. Running pa. Running pa. Sorry na, sir. Pinakaba ko lang. So, first tip ko is magbasa. Yun nga. So, kasi sa mga maliliit na articles is natututo na tayo. Tapos, second tip, magtanong. Huwag lang yung unang binigay sa'yo ng client. Alamin mo kung ano yung pwede mo pang gawin. Tanungin mo siya. Or tanongin mo yung sarili mo kung ano pa yung kaya mo gawin. Tapos, pangatlo, mag-isip. So, isipin pag meron kang choices kung rate, kung sa mas mataas na rate or sa mas mababang rate, isipin mo kung saan yung growth mo, hindi yung kung saan yung mas mataas ang kikitain mo agad. Ayun. Oh, may see din. Oy! Yay! Yeah. Oh my God, mabuhay! Palakpakan! Maiksi natin magdaldaldal kasi masakit ba tayo? Maiksi yung last tip natin kasi ang haba nung daldala natin kanina. True. Nahiya na. Mabuhay ang Pilipinas. Dali sa audience, 1.5 hours lang. Actually, sa amin po, 2 hours na kaming magkausap. Ayan, salamat lang sa siguro for today. Nawala siya sa akin. Salamat sa ongoing pagsubaybay. Pa ongoing pa. Okay. Ako yung isang audience sa 7. Ako yung isa. Si Jeff yung isa. Salamat po sa 4. Salamat po. Next week, salamat anong anim. Chismisan natin next week. Next week siguro. Maganda. Siguro. Oh, charot. ano ba? Alam na kasi natin kung paano tayo mag-up, eh, di ba? So, siguro discuss naman natin yung pinramis natin dati na stability. Retention. Hello? Tumahimik. Wala lahat. Pilayasan tayo. Ayun, so retention and stability. Alam mo na nga kung paano tayo, mag-grow, eh. So, paano mo ma-maintain? Diba? So, alamin naman natin. So, retention naman. So, hindi... Retention and stability. Ano ba talaga yung stability? Dahil marami rin common misconceptions dyan. Ayun. So, yun. Ayun. Okay. Ayun lang. Salamat. Magandang gabi. Bye-bye. Magandang gabi. Comment kayo pag may questions. Okay, bye-bye. Bye-bye. Comment lang. Hindi namin sasagutin. Joke lang. Bye-bye.